Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan ang mga kilalang tao, mga pangyayari at pag-iimbestiga sa mga bagay-bagay dito sa ating mundo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinakakilalang tao sa buong mundo. At sigurado ako, kilala mo siya. Dahil naririnig mo ang kanyang pangalan sa iyong mga magulang at sa ibang tao at sa kung saan saan lugar. Ang taong tinutukoy ko ay walang iba kundi si Jesucristo. Siya ay nabuhay sa mundo 2,000 taon na ang nakakaraan sa bansang Israel. Kilala siya sa kanyang mga ginawa noong nabuhay siya dito sa mundo. Subalit maraming tao pa din ang hindi nakakaalam sa kanyang mga himalang ginawa. Kaya naman sa bidyong ito ay titignan natin ang mga himalang kanyang ginawa. Una, ginawa niyang alak ang tubig. Ito ang unang himalang ginawa ni Jesus ayon sa Biblia. Noong siya ay inimbitahan sa isang kasalan, ay biglang naubusan ng alak ang nag-imbita sa kanya. Alam naman natin na mabibitin ang mga inimbitahan kapag nawala ng alak sa isang kasalan at pwedeng mapahiya sa mga bisita ang nag-imbita. Buti na lang at naroon si Jesus. Noon ay may 6 na banga na naglalaman ng 100 litro ng tubig, bawat isang banga. Ito ang ginamit ni Jesus na tubig para gawing alak. At ito nga ang unang himala na ginawa ni Jesus ayon sa Biblia. Nagpagaling ng taong may ketong. Noong unang panahon, kapag ikaw ay may sakit na ketong, ang tingin sa iyo ng mga tao ay sinumpa ka ng Diyos. Bukod sa walang gamot sa ketong noong panahon ni Jesus, ay tinuturing na marumi ang mga taong may ketong. Isang araw, habang naglalakad si Jesus, ay sumigaw ang 10 ketongin mula sa malayo. At ang sabi, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ni Jesus, ay sinabi ni Jesus na lumakad na kayo at magpatingin sa pari. At habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Ang pera sa bibig ng isda. Isang araw, kinwestiyon ng mga maniningil ng buwis si Pedro kung nagbabayad ba si Jesus ng buwis para sa templo. Sumagot naman si Pedro sa kanila, "Opo, nagbabayad po." Nagpunta si Pedro kay Jesus. Pagkatapos nila mag-usap, inutusan siya ni Jesus na mamingwit ng isda sa lawa at kunin nito ang unang isdang mahuli niya. Pagkatapos ibuka ang bibig ng isda at may makukuha siyang pilak sa bibig niyon. Kinuha nga ito ni Pedro at ito ang ipinambayad niyang buwis para sa kanilang dalawa. Pinakain ng 5,000 tao. Noong panahon na gumagawa ng mga himala si Jesus, ay kilala na siya ng maraming tao. Kaya naman, ang mga tao ay palaging sumusunod sa kanya. Ang dala lamang nilang pagkain noon ay 5 tinapay lamang at 2 isda. Pagkatapos, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Pagkatapos ay nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. Lumakad sa ibabaw ng tubig. Isa sa himalang ginawa ni Jesus ay ang paglakad sa ibabaw ng tubig. Habang nasa bangka ang kanyang mga alagad, ay hinabol ni Jesus ang bangka. Dahil madaling araw na ito nangyari, inakala nilang multo si Jesus habang ito'y naglalakad papalapit sa kanilang bangka. Nakakita ang bulag. Isa sa pinakamahirap pagalingin ng mga doktor sa ating panahon ay kapag nabulag ka. Ang sabi pa nga ng mga eksperto ay hindi na makakakita pa ang mga taong pinanganak ng bulag. Subalit ibahin ninyo si Jesus dahil walang imposible sa kanya. Minsan sinundan si Jesus ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan.
Anak ni David, maawa po kayo sa amin. Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Nagpagaling ng mga may sakit. Maraming pinagaling si Jesus noong nabuhay siya sa mundo. Nandyan ang taong lumpo at kanyang pinalakad. Ang bingi at ito ay nakarinig. At ang mga taong sinasaniban ng masamang espiritu. At ito ay kanyang pinalayas. Sa pamamagitan lamang ng isang salita ni Jesus, ay napapaalis niya ang masasamang espiritu. Ganyan ang kapangyarihan ni Jesus noong siya ay nabuhay sa lupa. Bumuhay ng patay. Tama ang iyong narinig. Si Jesus ay bumuhay ng patay noong siya ay nabuhay sa mundo. Hindi lang isang beses niya itong ginawa ayon sa Biblia. Minsan may kaibigan siya na ang pangalan ay Lazaro. Si Lazaro ay 4 na araw ng patay at nakalibing na. Sinabi pa nga ng mga taong naroon na mabaho na ang bangkay ni Lazaro dahil sa matagal na itong patay. Subalit, inutusan ni Jesus na alisin ang batong nakatakip sa libingan. Dahil walang imposible kay Jesus, ay lumapit siya sa libingan ni Lazaro at sinabi, Lazaro, lumabas ka. At biglang ang lumabas si Lazaro, pagkasigaw ni Jesus. At si Lazaro nga ay nabuhay at nakapiling pa nila. Pagkabuhay muli. Ito ang isa sa pinakakilalang ginawa ni Jesus, ang pagkabuhay niyang muli. Pagkatapos niyang ipako sa krus at mamatay, ay ibinaba siya nila Maria mula sa krus. Pagkatapos nito ay inilibing nila si Jesus sa isang kuweba at tinakpan ng malaking bato ang kuweba. Pagkalipas ng 3 araw, ay nakita ng mga alagad ni Jesus na wala na ang malaking batong nakatakip sa kanyang libingan. Wala na rin ang kanyang katawan sa loob ng kuweba. Pagkatapos ito ay nagpakita si Jesus sa mga alagad niya bilang patunay na siya ay muling nabuhay. Ang mga himalang ginawa ni Jesus na pinag-usapan natin ay ilan lang sa mga himalang ginawa niya noong siya ay nabuhay sa mundo. Ayon sa Biblia, marami pa siyang himalang ginawa. Basahin niyo na lang ang Biblia para malaman pa ninyo ang ibang himalang ginawa niya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga ginawa ni Jesus? May kakilala ka bang kagaya niya? Kung gusto mo pang magkaroon ng kaalaman sa mga ganitong kwento, mag-subscribe ka lang sa ating channel para updated ka sa mga susunod na video natin. Maraming salamat.